So ang pamamaraan ng ating mga farmers dito sa pagtaboy siguro ng insekto ay ang pagtatapong ano o pinapausukan lamang ng bunot. Ano? So alam naman natin na yung bunot ano ay mabisang pantaboy ng mga insekto base sa ilang mga pananaliksik. So kung mapapansin ko base sa aking pagtatantya ay kulang sa nutrisyon, ano? Payat. Medyo payat siya. So isang dahilan marahil ay kung titingin ako sa itaas ay natatabunan siya ng puno ng niyog. So malamang iyon yung dahilan kung bakit kulang yung nutrisyon na nakukuha niya mula sa sikat ng araw. Medyo mahangin dito, masarap ang panahon. So sa banda dito may nakita akong insekto na dumadapo sa kanya. Eto, ay tumalon. May kakaibang kulay yung kanyang damo. Siguro ay may sakit. Ay, may nakatanim dito na isang uri pa ng damo sa bandang kabilang bahagi. Eto. Eto naman yung tinatawag na napier grass. So kung mapapansin natin, etong damo na ito ay kahawig niya yung damo na nandito sa kabilang ito. Eto. Okay. So kung kukuha ako ng damo, dahon, nung napier grass dito at ididikit ko dito sa grass na ito, ay halos magkatulad. Halos magkatulad sila. Pareha sila ng anyo. Subalit medyo matingkad lamang ng kaunti yung napier grass. Pero may nakita ako ditong mumbasa grass sa banda rito na medyo kahawig niya ng kulay. Etong part na to, medyo kahawig na niya ng kulay. Okay, so ilapat natin sa iba't ibang parte ng mumbasa grass, yung napier grass. So mas matingkad ng kulay yung napier grass dito. Pero kung titingnan natin, parehas na parehas yung hitsura nila. So mahirap ma-identify. Etong napier grass na nandito, kung mapapansin natin, ay may batik-batik doon sa kanyang dahon. Eto. Hindi lang batik-batik kundi parang kinain na ng uod. Oh. Marami sa kanila ganito yung dahon. Eto. So may sakit siya. At kinain na rin ng siguro ang kumain sa kanya ay yung grasshopper. So karamihan may mga ganyang uri ng sakit. So siya parang nakakahawa siya eh. So hanggang dun sa pinakang bata na uri ng dahon ng napier grass ay nahahawa siya. So kung eto titingnan natin, no, hanggang dito sa part na to, oh, yung ikatatlong dahon dun sa pinakang sariwa ay nagsisimula na rin na magkaroon ng ganitong batik-batikan na medyo mapula. Kung tingnan, ay nakakaapekto malamang sa kanya. So yan. So halos ang na-observe ko ay medyo natutuyo yung dahon gawa doon sa kanyang sakit na yon. At hindi lang yun, na humahawa siya papunta doon sa iba pang dahon ng iba pang napier grass. So sa tingin ko, ito ay hindi kaya na pausukan lamang, no? Hindi kayang gamutin sa pamamagitan ng pag-usok lamang. Kinakailangan ng siguro ay pesticide or ibang gamot na po pwedeng i-apply dito, no? So ang hitsura ng kanyang bulaklak, ano? Bibihira natin itong mapansin. Ganito ang kanyang hitsura. So kung titingnan natin, no, so etong part na to ay kasing laki o kasing haba ng aking palad, mahaba. So medyo maliit yung puno. Okay, pinutol na, pinakain na sa kalabaw. So kung titingnan natin, no, eto yung kanyang hitsura. No, medyo matulis siya,
No, pag pinagpag natin ito, may nagliliparan sa kanyang mga dust. Ito yung medyo maputi-puti nito, nagliliparan yan. Okay. Yan, ang ganda niyan tingnan. Yan. Isang pamamaraan na ginagawa ng ibang farmer ay pinuputol o kinakat siya dito sa bahaging ito kasi para sa kanila mas mabilis daw tumubo, mabilis itanim kapag ka meron ng ugat dito compare na kinakat niyong nodes. Kasi pag kinat yung nodes, maghihintay ka pa ng ilang araw bago muling tutubo. So kung meron na siyang ugat, eto kapag kinat yung part nito, tutubo dun sa kada nodes na to. So eto, nag-provide na ng suwi, parang pinakang suwi niya, at pag tinanim, mabilis na siyang lumago, no? So eto yung ginagawa ng ibang nagtatanim ng napier grass dito. So punta tayo sa iba, medyo magubat tingnan dito, no? Okay. So may ilan dito na maganda yung pagkakasuwi niya, mataba. So depende siguro sa lupa. Ito maganda-ganda siya, medyo makapal tingnan. Okay, ito. So sa aking tantsa, ito ay mayroon ng lumaki na sa looban ng 60 days. So matangkad na siya. So I think nasa 5 feet na yan. Yan. So kung titingnan natin yung kaniyang pinakang puno, etong puno niya, no? So nagsusuwi siya. Okay? So may suwi. Dumadami. So kung yung isang puno nakatanim, may tumutubo pa sa kaniyang suwi, eto siya. Eto. So isa, dalawa, tatlo, apat nanggaling tillers, kung tawagin natin ay tillers. Ito ay tumubo mula dito sa ugat nung may puno, at since yung nodes niya ay nagbibigay ulit ng tillers, so dito mayroon na siyang tillers pa rin. Ito, etong part na to. Tapos etong tillers na nandito, oh, mukhang tumutubo din. Ito. So maliit lang yung puno niya, pero sinubukan kong tikman ito, matamis. Ito, yung tillers niya. Yan. So, mayroon na siyang isa, dalawang dangkal. Nung nakaraan linggo, tiningnan ko to, maliit pa siya, no? So, ang bilis niyang lumaki, lalo't medyo mamasa-masa yung lupa. So, dito tingnan natin yung lupa, no? So, yung lupa niya, medyo buhaghag. Ganito yung itsura ng lupa niya. Ito. Medyo buhaghag. Suitable talaga itong lupa na to para sa kanya, no? So medyo clay loam ang pagkadating nung lupa. So maganda yung mga tuyong dahon, kagaya ng mga dahon na to, dito lang din sa kanya itatapon, magiging fertilizer niya ito. Yung mga damo na yan. Kaya lang may kaagaw pala siyang nutrients, ano? Kasi meron ditong talbos ng kamote. At yung kamote ay mukhang inatake rin ng peste, oh. Okay, meron na siyang kakaibang anyo. Yung mga talbos ng kamote, oh. So, eto siguro malamang ay naka-apekto dito sa napier grass dahil yung ibang parte o yung ibang dahon ay tila ba inatake rin ng peste. So, eto yung madalas or madalas kong naobserba dito sa tanim na napier grass dito. Etong uri ng disease na to, no? So isa pang disease na na-observe ko dito ay etong mamuti-puti, medyo maputi ang kulay. So parang natutuyo at nagninipis yung kanyang dahon. So yung dahon pala niya, kung ating babasehan, kung ang aking hagod ay paganon, pataas, smooth siyang ihagod pagpataas. Pero kung pabalik na ganon, medyo makas lang na siya. Okay, parang may tusok-tusok o tinik-tinik. May tusok o tinik-tinik siya.
na rough, kung baga hindi siya, pag ganito ay makinis ang hagod, pag pataas makinis, pero pag pababa ay ramdam mo yung gaspang, may gaspang na tumutusok. So ibig sabihin magaspang yung dahon, pag pababa may konting gaspang siya. Okay, so eto mapapansin ko sa okay yung tubig sa kanya, no, sa mga dahon niya. Ayos yung dahon kasi maberde talaga siya. Yung puno naman niya, etong pinakang stem. So etong isang peraso na to, maganda yung stem niya, no. Ang problema ay may mga konting langgam eto. Hindi ko alam kung bakit nilalanggam, siguro ay matamis. Karamihan ginagawa o kalimitan, puputulin etong puno na to, tapos magpuproduce ulit siya ng maraming tillers. Then etong pinakang matitigas na ito, etong matitigas na nodes na to, madalas ito ay ginagamit na bilang pananim ulit. So ang ginagawa ng iba, kinakat dito etong medyo malambot na bahagi ay pinapakain sa mga ruminants kagaya ng kalabaw, at yung ibang parts o ibang bahagi naman na to ay itinatanim ulit. Yan. So eto si napier grass. Dito naman sa isang puno, no, kung mapapansin natin, etong puno na ito ay medyo nakaumbok. Okay, matambok yung kanyang lupa, eto. So kumpara dun sa kanina, eto'y matambok yung lupa. Kaya eto pala matambok ay yung dumi ng kalabaw ay inilagay dito bilang pampataba. Okay. Imagine mo pati yung palaka, ano, nandito pa, oh. Okay, nananahan siya doon. Malamig yung lupa, malamang. So kung mapapansin natin, mas madami yung tiller na tumubo or suwi, mas marami yung suwi. So dito isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo. So may walong tiller dito. Ito ay puno, apat yung puno, pero iisa lang to nung itinanim, no. So ito malaking tiller na doon, tiller na din. So imagine, isang puno pero nagkaroon ng walo na suwi, ano? Ito. So ibig sabihin, kapag yung lupa ay mataba or nilagyan ng dumi ng kalabaw, so malamang makipansin natin na mas madami yung tiller na ipuprovide ng isang puno. So etong tiller na to ay maganda yung sibol o mataba. Kung mapapansin ko ay mataba yung pagkakasuwi niya. Ang problema, ano, may problema lang. Nung etong sa taas, medyo kinain na ng uod, no? Ito yung talagang problema, eh. Inaatake siya ng uod, ng peste. So hindi ko din alam kung ano yung peste na umatake sa kanya, pero dito sa damo o sa mga kasamahan niya may mga ilang peste. Yan, mukha siyang langaw, hindi ko alam kung ano yan. Sa dako dito merong isang peste. Yun, lumipad. Grasshopper. Ganon din yung mga langgam. No, may mga langgam. Siguro dahil matamis, ano, ay inaatake siya. So, pangit na ng mga dahon niya. Yun yung problema. No, pero yung mga sariwang dahon, so far magaganda pa naman. Eto, maganda ang kanyang kalidad. Subalit nakita ko dito sa ikatatlong dahon na to, medyo parang nag-iba na yung dahon, no? Medyo may sakit na, manipis. Nagninipis yung dahon niya. Hindi ko lang din alam or hindi ko pa matukoy kung bakit ito nagkaganito. Natutuyo siya, nagnipis yung dahon niya, no? Tapos yan na siya, parang nagiging silag yung itsura ng dahon. Ay kung ikukumpara natin doon sa ibang dahon niya, ito yung itsura, oh. Maganda. Maganda yung kanyang texture. Oh, malambot yung texture niya. Okay. Smooth.
Eto naman, smooth din, kaya lang ramdam ko yung nipis, manipis yung dahon. Ramdam ko na manipis yung dahon niya. So, may mga insekto talaga na dumadapo sa kanya. So, kung titingnan natin, yung pinakang stem niya, o itong katawan niya, no? So, parang malaki kalahati na ng aking pulso kasi payat ako eh. Umataba yung kaniyang stem dahil siguro yun doon sa maganda ang kaniyang lupa. Meron siyang organic fertilizer o yung dumi ng kalabaw. Malaking bagay para doon sa napier grass. So, eto, maganda, mataba. So, kung titingnan ko, eto ay kagaya lamang doon sa kaninang pinakita ko. Kasi magkasing edad ito, magkasing tanda ng magkasabay tinanim. So, eto ay kasing tangkad noon. Ang kaibahan lamang, mas mataba yung puno niya. Ano? Kung baka ay mabintog yung kanya mga puno kumpara doon. Although maganda yung lupa noon, dahil sa purpose ng aking pag-aaral o study na to, ay binigyan ko ng comparison ano kaya yung pagkakaiba nung dalawa kapag yung isa ay nasa matabang lupa pero hindi ko lalagyan ng abono at eto naman ay yung lupa niya ay lalagyan ko ng dumi ng kalabaw o organic fertilizer. So magandang bagay talaga na nalalagyan ng organic fertilizer yung ating tanim na napier grass. Subalit ganun pa man, ang malaking problema talaga ay eto, no? So mula dito sa tillers na to, okay, bata pang tillers, ay talagang nandun na agad yung disease, etong klase ng disease na to. So eto yung ating problema. Ano, paano, o anong klaseng disease eto, tsaka eto. Yan, paano kaya ang solusyon dito sa part na to? So, kailangan ba na pausukan lang yan? Pinapausukan naman ito pero andun pa rin, ano? Hindi alam ng ating farmers ano yung gagawin pagka ganito na yung itsura, ano, nung ating napier grass. So, etong isang ito, etong dahon na hawak ko ngayon, nagkukulubot yung dulo niya, no? Eto, oh, manipis, medyo kulubot yung dahon, no? Kumukulubot yung dahon, no? Hindi ko pa matukoy kung ano yung dahilan noong pagkulubot ng dahon niya. So yun ang isang impormasyon na aking maibabahagi ngayon sa araw na ito sa ating video.